So yung books ko po, para po yun maging inspiration po dun sa mga tao na feeling nila wala na silang hope or hindi na sila pwede magtrabaho, hindi na sila pwede magpatuloy sa life nila, hindi na sila pwedeng makapag-asawa, yung mga ganun pong bagay. So yung books po na yun, nandun po yung personal experiences ko po, yung mga heartaches ko, heartbreaks ko, yung mga lahat po ng kwento na pwede ko po maikwento na nagsimula po yung aking bipolar disorder journey po. So yun po. Ano yun? Saan mabibili yun? Makikita niyo po yun sa Amazon. Type niyo lang po Pearl Joy o Chavez Luma. Kahit po sa Google, pag tinipe niyo po Pearl Joy o Chavez Luma, nandun na po yung mga e-books ko po. So ayun mga kababayan, no? Magandang umaga po. At sa araw na ito mga kababayan, papasyalan at i-update ko kayo about kay Pearl Joy. Dahil kagabi po, may message siya sa akin at mayroon siyang request at may pinapakiusap. Mga kababayan, ano kaya yung gustong ipakiusap ni Pearl Joy? Ayan, alam ko naka-ready na rin sila kasi nagsabi ako sa kanila kahapon na ngayon ko sila pupuntahan. Guys, samahan niyo po ako. Nay Amy. Good morning. Wait lang, nakaroon ko camera. Wait lang. Sige lang. Okay lang po. Sige lang. Take time lang po. Huwag mong bubuksan yung pinto hanggat hindi ka ready. Good morning. Ay, good morning po. Kumusta na kayo? Good morning sa inyo. Good morning po. Para may lakad kayo. Bibo, kaliligo lang po kasi dali po namin. Dito na lang tayo, okay lang? Para hindi maano. Dito tayo sa medyo labas. Ano ka? Good morning. Kahit di naupuan. Upo ka pa. Kumusta na kayo dito? Okay lang po na dito. Si nanay, kumusta? Upo ka, nay. Mabuti po. Hindi lang kasi. Upo ka, nay. Upo. Ako lang upo. Oo, okay lang. Kumusta na, Pern? Okay po, kaliligo. Nakailang araw na kayo dito? Ano po, siguro mag-1 month na po. Ah, 1 month na. Kumusta? Anong pakiramdam natin? I feel better na po. Feel better. Thank you, Lord. Hindi ko nakabalik na po ko sa normal ko na daily life. Si nanay. Kumusta naman si nanay? Ito, araw-araw, sinasamahan ko siya kasi hindi niya pakabisado ang daan. Ah, yung daan dito. Oo. Araw-araw, saan kayo nagpupunta, nay? Kung okay ito lang mo lang. Sa simbahan. Sa simbahan. Ah, sa simbahan. Kasi, ano kwento niya naman siguro sa inyo? Hindi ba? Kwento ko na po. Oh, sige. Okay. Ano po kasi ngayon po, nag-aaral po ako nung magagamit ko po for missionary work. Mm-hmm. Here in the Philippines and internationally po. Gusto ko kasi po na, kahit man na po makapagsukli ako dun po sa naranasan ko po na love ng Lord, kabutihan po na kagaya na lang po nung naranasan ko po na maging isa doon sa mga natulungan po ng charity ward ng NCMH. So gusto ko po mag-prepare para makapag-join po ako sa medical and dental missions po ng church and even po outside the church. Yun po. Kumusta naman si nanay sa isang buwan dito? Yun lang, yung routine ng buhay mo dito, nay? Ayun, ganun din. Nagre-release, naglalaba. Tapos, itong sarap po ito kami makapagluto ng ano namin, ang ulam. Bumili ako ng gulay din sa labas. Pero yung rice talaga, inaano namin yan. Nagsasayang po. Nagsasayang talaga. Nagamit niyo yung kalan? Marunong na kayo? Ako po. Sino? Marunong na. Itlog po. Nagprito po ng itlog. Ah, nagpiprito ka din. Tapos nagsasayang din po. Ay, may itlog pa pala? Tapos meron pa po yung mga dilata po. Inaano po ng itlog. Kasi yung madali pala masira. Mm-hmm. Diba?
Apo, yung dilata po na nabili po namin sa labas po sa grocery, yung po iniinit namin. Apo, so nagagamit naman po yung kalan. Nagagamit. Naano siya kasi po kabado siya sa kalan. So ako lang po yung gumagamit. Nakabili. Sana rin ako niyan. Oo. Okay. Okay na rin. Kayo po. Kami? Okay naman, awa ng Diyos. Araw-araw pa rin, ganun pa rin, araw-araw kaming umaalis. Kaya sabi ko, actually ngayon, papunta kami Pangasinan for 2 days. Sabi ko, dalawin muna natin sila Per, tsaka si Nanay Amy. Kasi ano ba yung sinasabi mong books mo? Ano po, Daddy Frankie, yung pong books ko na yon ay road books for people with disabilities and their carers. From my experience po as someone with bipolar disorder, and I would like to also encourage them po. Kasi nakaka-relate po ako sa kanila, and I know yung mga tao may kapansanan, talaga dumadaan sila sa depression, and I would like to inspire them na still, despite our situation, meron pa rin Diyos na faithful, na talagang ginagamit yung mga tamang tao para matulungan tayo. So don't lose hope. Yun po yung gusto ko i-provide sa kanila, na I want to be a source of somehow po yung para ma-ease po yung kanilang burden din, na hindi sila mawawalan ng courage, ng strength, ng hope din po to continue living. So yun yung napapaloob dun sa books. Opo. So, evangelical po siya na books din po. So yun ay gusto mo. Nabanggit mo kasi sa message na parang i-promote ni Daddy Frank. Opo. Yun. Walang problema sa akin yun. Pero samantalahin na natin ang pagkakataon, kasi alam ko maraming manunood at makakapanood, at maraming nagmamahal sa'yo, maraming sumusubaybay sa inyo. So, samantalahin na natin ang pagkakataon ngayon na i-promote mo. Ikaw na mismo mag-invite sa kanila, sa mga manunood natin, sa mga viewers natin. So, it's your turn para i-promote. Maraming salamat po sa lahat po na sumusubaybay po. Una sa lahat sa channel po ni Daddy Frankie at sa team po nila. At simula pa rin po yung mga nanonood din po. Nung day one po, nung episode 1 po ni Daddy Frankie about me, mga sumubaybay po sa story ko po with Kuya Sam and the other people din po na nakatulong po sa pag-rescue po sa akin dun po sa Cavite. And yung books ko po, it's about encouragement po and inspiration po for people with disabilities. Someone po na nagsulat noon na PWD din po, na dumaan din sa depression, dumaan sa mga problema po na nag-cause din ng mental illness. So yung books ko po, para po yun na maging inspiration po din sa mga tao na a feeling nila wala na silang hope, or hindi na sila pwede magtrabaho, hindi na sila pwede magpatuloy sa life nila, hindi na sila pwedeng makapag-asawa, yung mga ganun pong bagay. Kasi ang dami po na di-discourage kasi ng mga PWDs na, ang dami ko po kasing interaction po sa mga PWDs sa confinements ko po in the past, in may mga kaibigan din po ako na PWDs na feeling nila hindi na sila pwede makapagpatuloy sa pag-aaral, hindi na sila pwede magtrabaho, hindi na sila pwede magkapamilya. So yung books po na yon, nandun po yung personal experiences ko po, yung mga heartaches ko, heartbreaks ko, yung mga lahat po ng kwento na pwede ko po maikwento nang nagsimula po yung aking bipolar disorder journey po. So yun po. So, maraming salamat po dun po sa mga tao po na tumulong sa akin simula po, nagsimula po yung mga episode ni Daddy Frankie about me. And inaasahan ko po na sana po makakatulong rin po kayo para po sa books ko po. And yung part po ng proceeds po ng books ko po, makakatulong po yun para po sa mga pangangailangan ko po, para na rin po sa future ko, para rin po makapag-invest din po ako, na hindi po ako nasasayang po yung oras ko, pati po yung efforts po ni na Daddy Frankie anong team po nila sa pag-rescue po sa akin. Yun po. Okay. Ano yun? Saan mabibili yun? Sa Amazon po. Ah, nasa Amazon na siya. Okay, so ayan mga kababayan, no? Yung pakiusap ni Fer, support na natin sa kanya. At para sa
para ma-encourage din po yung mga tao ayon nga po sa kanya na medyo nag-lulos hope sila is para ma-encourage, no? So parang ano yun eh, talagang gawa ni Perjoy Domag yun. Ayan, no? Right. Makikita niyo po yun sa Amazon, type niyo lang po Perjoy o Chavez Domag. Kahit po sa Google, pag tinipe niyo po Perjoy o Chavez Domag, nandun na po yung mga e-books ko po. And you can download po, if you have your debit cards po, pwede po yun. Kasi digital books po yun. So, pwede niyo po ma-read yun sa cellphones niyo, or sa tablets, or sa laptops niyo po. Yun po. Galing, no? So, pag-pray natin na tuloy-tuloy lang. Maapansin ko, ay maalala ko naman, Per, kasi sabi mo, almost 1 month na tayo or running 1 month? Apa. 1 month na tayo rito. Kumusta naman yung gamot mo? Tuloy-tuloy po, Daddy Frank. Napansin ko noon, ay nabanggit mo kasi noon yung binigay sa inyong gamot is for 1 month. May gamot pa kayo ngayon? Ano po, we're going to the hospital po na April 28. Mm. And from there po, after the follow-up consultation, we can request for new set of meds po since the hospital, the hospital is giving it for free. So, hindi po magkakaroon ng problema po sa supply po na. Kailan ang balik nyo doon para mag... Sa August 28. August 28. Morning po. So ngayon, so, okay. Sige. I'm not sure lang po kung anong araw, but I have yet to check on my calendar po. Okay. May bigas pa tayo dyan? Marami pa po. Okay. So, kumusta naman yung pag-aaral mo, yung daily na pagpunta nyo sa ano? Paano ba yun? Ano bang school yun? Church or what? Ano po siya, Daddy Frank? It's a Christian church po. And then yung Christian church po na yun, may ministry po sila to educate students po in a biblical approach. And then ako po kasi plano ko rin po na later po mag-shift din po na mas useful po for medical and dental mission po. Kasi yung church po namin na yun, meron po silang dental, medical missions na they do it occasionally po. So since yun nga po, kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, isa ako dun sa mga recipient po na natulungan ng charity ward po ng NCMH. So for me po, it's a part of making sukle lang po dun po sa natulong po ng hospital po, ng government po. So alam ko naman po kasi hindi ko po matatapatan yung biyaya po ng Diyos, yung awa ng Diyos. Syempre po sa paggamit niya po sa inyo, sa team niyo bilang instruments po to help me to be rescued, to be brought to the hospital. So sa akin po, yung pag-join ko po sa medical team po nila, pagsusukli ko lang din po yun. So yes, I would like to learn more po about health. Syempre na rin po for myself na maiwasan po yung pag-relapse ko, hindi na rin po ako makaabala sa mama ko, and then for myself din po, and preparation din po if the Lord wills na magkakaroon ako ng sarili kong family balang araw. Syempre, I would like to be able to take care of them then, to be a responsible wife and mother and part of the community rin po. So, yun po yung pag-aaral ko po na yun, preparation po yun for missionary work dito sa Philippines and abroad, kasi yung church po namin na yun, malaki na po siya. It's almost 71 years na po here in the Philippines, and they've been sending missionaries po here in the Philippines and abroad po. So, since missionary work po yun, they will provide free supplies, medical supplies, and they will go to places. So, sabi ko, tagal ko na po kasi na gusto rin po yung mga ganung ministry work po. And then, I have always wanted to join yung mga NGO po, mga organization. Pero mga Christian po talaga na organization for humanitarian act po. Kasi maganda po kasi yung tulong-tulong. Hindi po kasi kaya po ng, like ako po, gusto ko pong tumulong rin doon sa tao na kagaya ko na tumira sa lansangan po na maging pulubin, na wala sa sarili. Pero if I'm just one person, I cannot reach out to that person. But if I do it as a team, no, to join an organization, a legit organization na SEC registered, and talagang may mga contacts din po ng mga organizations here in the Philippines and abroad, then
as a team, we can work together na to provide what these people need, these needy people need, like yung mga sinasabi po ng mga free dental, yung mga bunot, mga ganun po. So, yun po. Kasi ako po, I personally don't have the funds to help these people, these needy people. But if I join the organization, kahit man lang sa effort ko, presence ko, makatulong ako. Yes, I got it. Ka, bigay ka man lang ng, sumama ka man lang doon sa ating mag-distribute ng pagkain. Then, you're doing it already for the Lord. Basta't naging kaisa ka sa magandang hangarin or gawain, is may na-contribute ka na. Yes. Tuloy-tuloy lang, per. No? Ha? Tsaka si nanay, no? Sana ingatan nyo maigi yung sarili nyo para tuloy-tuloy na. Mapansin ko pala, per, yung salamin mo, kumusta? Yung salamin ko po, Daddy Frankie, I'm not wearing it right now that you're talking to me. Because, sabi ko nga po sa inyo, I just took my bath. Kailangan mo, gano'n po na ginawa okay. Yung Daddy Frankie. Pero okay naman. Opa, I'm wearing it every day po. Sige. Basta yun lang naman. Nay, may tanong pa akong isa. Kung hindi nyo mamasamain, kumusta naman yung house ninyo sa Batangas? Yun lang gusto ko mag-asuhin per as ikaw suhin, what do you mean po? Pwede namin ilagay sa ano yan, advertise, gano'n. Mm-hmm. No? Diba? Mm-hmm. Oo, kasi syempre, kung isang buwan, hindi mula nung nag-stay kayo rito, hindi nyo pa nadalaw, napasyal? Hindi, tapos po nga magpunta, balik kasi. Dito sa mga kasya. Kailan bang balak niyong pumunta doon? Ano po? Pwede po. Sabihan niyo naman. Pwede naman ano, sabihan niyo ko kung kailan kayo free at pag-usapan natin. Pwede namin kayong i-assist. Apo. Kasi alam ko medyo malayo. So, pwede namin kayong i-assist. Next week po. Sige. Next week. Just send you a message on Facebook po. On Messenger din. We can go there together. Mm-hmm. So, okay. At least, yun mga kababayan, no? Regarding doon sa books ni Per Joy, ilalagay ko yung info niya dyan mga kababayan, gaya ng thumbnails. Link para madali nilang ano, mapuntahan. Mm-hmm. Sige, so si Rab na ang bahala dyan, no? Kayang-kaya na ni Kuya Rab yan. Yes, ano nga. Hindi ko pa yata na-forward sa kanila yun, yung link na pinorward niya. Actually po, pwede na po, kahit po i-google lang po nila, ilalabas na po. No, pero iba pa rin yung ilagay natin na makikita nila. Apo. Kita mo yung picture mo dun eh, ang ganda mo dun. Yung pa rin mo naman po yung dati. Yung dati. Ano po na bago. So, okay. Yun lang. Salamat po. Oh, wala ka ng ano? Baka may mga gusto ka pang itanong sa amin or gusto ka pang ano? So far po, wala. Baka may mga nakalimutan ako. Yung tablet. nga pala, no? Di ba po? I need a tablet kasi. Mm-hmm. Ano bang tablet yun? I already send you po the link. Hmm? Opo, I already send it to you. Okay. Titignan ko. Kasi pasensya ka na, madalang talaga ang makapagbasa ng For the modules po kasi po sa klase po, everything is online na. So, I need it din po. And kasi sa phone po, ang hirap po i-access, Daddy Frank, because I only have a small smartphone. Para po mas komportable po sana sa paningin, mm-mm, gusto ko po ng larger screen. Medyo malaki. So, pag ano po, madali lang po mag-scroll, madali lang po. Kasi malalaki po yung letters. Okay. Tapos, kasi instead of bringing laptop po sa school, mabigat din po kasi yung laptop po. So, pagka tablet po, madali po. Maliit lang. Sa backpack. Magaan po. Kasi, syempre, I have other stuff din po to bring to the school, sa pag-aaral ko po. So, okay. Mga magkano pa tablet ngayon, Rob? Wala akong idea. Yung mga 66K, 70K, 68K. Okay. Yung pwede po sana sa Google Classroom, Daddy Frank. Yung pwede po sana sa Google Classroom. Sige. Kasi po yung sinend ko po sa inyo, Daddy Frank, yun po yung compatible po sa Google Classroom. May iba po kasing tablet hindi po compatible sa Google Classroom. I-check ko nga. Saan mo sinend sa akin? But I already proposed to you, Daddy Frank, Tina, if it's too much, then we can pay it for 19 months. Yeah, I'm serious. Serious talaga ako kasi I know maybe I'm asking you too much already. Then we can pay. I'm offering you to pay it for 19 months. Yeah, seriously, I'm serious about that. Parang wala dito sa kabilang cellphone. Sa kabilang cellphone. Daddy Frankie official. Oo, maybe.
Daddy Frankie official? Apo. Ah, sige, sige, check ko na lang. Apo. Eh, kaso hindi niyo po nasisin Daddy Frankie yung iba kasi. Ah, hindi ko pa nasisin. O, maaari nga. Wala na, yun lang? That's all. That's all. Sige, magta-try kami, no? Magta-try kami ni Rob magtingin. Apo. Alam naman siguro ni Kuya Rob. Kasi po, pwede po sa Google Classroom. Hmm? Kasi meron pong tablet na hindi po pwede ng Google Classroom. Ah, ganun. Sige. Alam mo na yun, Rob. At saka Daddy Frankie, kung pwede yung 10 inches yung screen. 10 inches. Apo. Kasi gusto ko po malaki talaga. Mm-hmm. Sige. Napapalaki naman yun, di ba? Okay. Mm-hmm. Pero pag 10 inch po kasi, mas makita niyo po yung modules eh, na yung mga sa Canva, yung mga presentation, PowerPoint. Okay. So that's it. Okay na? Nay, si Nanay, baka may ano si Nanay, baka may gusto pang sabihin si Nanay. Ako naman, nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa amin. Kung hindi man namin sila napasalamatan, ngayon talaga ako yung nagpapasalamat sa kanila sa mga tinulong nila sa amin. Pagpalain kayo ng Panginoon na ito ay malaking tulong sa amin na hindi namin makakalimutan. Okay. Salamat na marami. God bless you. Yun. Sige, Nay. Ha? Ha? Tapos ano, pag-usapan natin kung kailan talaga yung balik doon sa bahay nyo para makita nyo rin kung ano na nangyari. Baka napasok na ng iba yon, hindi naman. Wala naman po kung nanakawin doon, Daddy Frankie. Wala naman naman yung bahay namin. Ah, wala naman. Naman di ba? Oh. Wala naman naman. Oh. Actually, kahit ngayong Monday, pwede yung time kita doon. I think hindi pa ako makaano kasi may meeting tayo ng Monday, no? So, bali, Sunday pa ang balik ko. Sunday night ako makabalik. So you want us to go home na, Daddy Frankie? Ganun. Sige, no? Basta ang ano ko lang, wag niyong pababayaan yung health niyo. Tuloy-tuloy ko ano yung mga kailangan. Then, yun. Alam ko naman na malakas ang pananalig mo kay God. Keep on praying tayo parati. Mag-iingat din tayo. Sana huwag niyo muna kami, Daddy Frank, pawing kasi nag-aaral po ako dito sa Manila eh. Huwag kang mag-isip. Kasi iniisip ko lang kasi baka mamaya sinasabi mo. Kasi ako, I'm very honest, di ba? Oh. I have to be honest with you. And then I took you as a father already here. Wala naman ibang kasi makakatulong sa amin ni mama dito. Wala, alam niyo naman yung sitwasyon namin. Tinanong ko lang yung bahay niyo sa Batangas. Oh. Kinabahan ka na. Hindi kasi pumawin mo kami. Naalala ko bigay yung kapitbahay namin eh. No. Oh, saka, nag-aaral po. Kasi yung church po, di ba gusto kong mag-mission, Daddy Frankie? Eh kasi, hindi naman ako makakapag-serve sa ministry kapag bumalik kami ng Batangas. Eh, ang ganda nung oportunidad dito na makapag-serve ako sa mission, pwede dito sa... Kasi di ba yung mga nag-mission, pupunta sila sa Bicol, iba't ibang lugar. Tapos, nakukuha nila yung mga kontak kung sino yung mga tutulungan na lugar, mga areas na ano. So, kasi yung church po na yon, 71 years na yun, Daddy Frankie. Ano na yon, ilang bansa na nasenda na ng missionaries. At saka ang daming organizations tumutulong na bibigay ng mga supplies, ng mga libreng vitamins, libreng ano. So kami, syempre gusto namin maging part ng ministry na yun. Kasi, di ba, as a team, kahit mo na mag-distribute kami ng mga relief goods doon, mga medical supplies, mga saklay, wheelchair. So, di ba, naging part na kami. Huwag kang ano, pasensya ka na. Wala akong ibang inisip na tanong ko lang talaga yung bahay niyo. Pag-aaral seryoso po yung mukha ni Daddy Inabahan ako, umuwi na kami ng Batangas. Ayaw umuwi ng Batangas. Kinakabahan ka? Akala mo pinap... Hindi kasi, basta, alam niyo naman yun. Oo, hindi, sa pagtanong ko... Naisip ko, Daddy Frank, yung mga ibabalik na naman yung sakit ko, magbabalik ng Batangas, magpapadpan na naman ako sa Maynila. Na, naalala ko lang yung bahay niyo sa Batangas kasi siyempre... Kaya ang gusto ko sa Daddy Frank, may benta muna talaga yung bahay niyo. Okay. Tapos sinisip namin. Hindi porkit tinanong ko yung bahay niyo sa Batangas, ipauuwiin ko na kayo ng gano'n. Tapos sinisip ko, Daddy Frankie, kung mabenta yung bahay at lupa namin yan, kahit dito na lang kami mag-stay sa inyo, then pwede nyo naman kami sigilin, basta maliit lang. Pwede nyo naman sigilin dito. Kasi syempre, kung gamay na namin dito sa Makati, di ba, ayun na naman. Hindi kasi madali maglipat-lipat. Oh. At saka yung mga gamit namin, Daddy Frankie, kumbaga dito nyo na kami ulit, pinagpundar ulit na meron na kaming kalan, meron na kaming ano. Eh, lilipat ka na naman. Mahirap maghakot ng gamit. Tapos, syempre, di ba? Eh, buti na lang walang laman yung bahay namin doon. So, eto, kumbaga, ano kami, clean slate kami dito sa Makati.
meron kaming mga gamit ulit na, na tinulong niyo po sa amin lahat-lahat. So kung aalis na naman kami, sana naman kami mapapadpad, di ba? Hindi, hindi, hindi. Basta ano lang. Oo, hindi. Basta... Ay, kasi ngayon kasi Daddy Frankie, everyday nagpapuntang school, nakakapagsakay kami ng grab car. Kasi hindi pa namin kabisado kung ano yung dumadaan po na jeep doon. Mm-hmm. Eh kasi pag mali ang pasok ko, alas 8, paano yung, siyempre kung mag-jeep pa kami, hindi namin kabisado. Kung nagta-taxi kami yung mga sibanda taxi, hindi rin nila alam yung ano eh. Kasi doon po sa may Dian, sa may Palanan po. Sa may stoplight, di ba kung merong ano doon, may McDonald's. Sa cash and carry po, yung school kasi. So sabi ko eh, okay. Ano naman. Sige na sir. Wala naman kasi yung padyak, hindi naman umaabot hanggang pati-tricycle. Malapit lang, yung parang inter-barangay lang. Dumadaan pa po sa Riles. Okay. Basta huwag kang mag-isip ng masama. Nakumusta ko lang, naalala ko lang mga kababayan. Salamat po. Si Perjoy nagulat mga akala kababayan. Akala ko kasi may dinadamdam si Daddy Frankie sa amin, gusto na kami pauwiin. Hindi po. Kumusta naman ang budget nyo? Ayun po, sa totoo lang po Daddy Frankie, ang dami pong nangungulit po sa amin. Na? Eh, yun ko na lang banggitin. Kaya lang kasi parang may mga nangungulit lang na parang akala nila kasi. Ito po, ayoko naman sana, bato-bato sa langit, huwag na mamabagal. Meron kasi parang akala nila, porque tinutulungan kami ni ng team Daddy Frankie. Parang akala nila parang kami nanalo ng loto. Parang nakakaano lang po kasi ilublob ko. Kami, ako, tapos meron dyan nagsasabi na parang, alam niyo yun, eh, ako naman ay natagpuan ni Daddy Frankie, nila Kuya Sam na wala talaga ako sa ayos. Ako po, ako ba ng titrip lang, hindi sana hindi ako... Hindi ako, kasi sino man matutulog. Huwag mong iisipin yung mga yun. Huwag mo silang isipin. Oh, i-edit yun na lang. I-edit yun na lang, Kuya Rob. Huwag yung isama. No, it's okay. Huwag kang mag-alala, ha? Okay. Hindi, yun lang po. Gusto ko lang mag-bend out. Kasi parang, lublob ko parang, isipin mo ba, nagpapanggap ako ng baliw? Tingin mo ba matutulog ako sa kalsada? Di ba? Na ilang buwan? Tsaka, magpapalangaw ba ako dun sa kalsada? Diyos ko naman. Kaya hayaan mo na yun. Huwag mo na isipin yun. Okay, huwag na nating pag-usapan yun. Basta thank you, pero sige para ano magbigay ako ng ano kaunting pamasahe pagpunta sa ano no wait lang ito para may pamasahe o 5,000 per eh salamat po Daddy Frank. Thank you po, God bless you po. Okay, so thank you so much. Bye-bye po. Salamat po. Thank you, Daddy Frankie. God bless you po. Maraming po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. At sana naging masaya kayo at na-update ko kayo muli sa kalagayan ni Perjoy. At masaya ako kasi tuloy-tuloy at ayon sa kanya is nakabalik na siya sa dating Perjoy. At hopefully na tuloy-tuloy na at matagpuan nila yung the best talaga na para sa kanila sa tulong ng Panginoon. Siyempre mga kababayan, yan din po ako ano man ang mga nagawa ng Team Daddy Frankie ay dahil din po sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po. Yan. Shout out po ang Team Rise Above mga kababayan. Maraming salamat. Headed by Tita Hanins po. Sa lahat po ng mga kababayan natin nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, saan man po kayo naroroon mga kababayan din natin dito. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo. Dubli-dubli ingat. Paiba-iba po yung panahon, uulan, aaraw, kaya mag-ingat po tayo parati. Daddy Frankie mga kababayan, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless po. Bye-bye na po. Salamat. God bless you po.